inanunsyo ng Palasyo ng Malacañang na si Pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang naka-quarantine matapos naman siyang ma-expose sa staff na nagpositibo sa COVID-19. Yan ang iba pang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Ever, kinumpirma ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na na-expose kamakailan si Pangulong Duterte sa isang household staff na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Secretary Nograles, bagamat negatibo naman ang resulta ng test kay Pangulong Duterte, kasalukuyan pa rin itong sumasailalim sa mandatory quarantine protocols. Ayon kay Nograles, patuloy pa rin naman sa trabaho ang Pangulo habang naka-quarantine at may constant o palagi ang komunikasyon sa mga miyembro ng kabinete para matiyak na natugunan ang mga urgent matters at mamonitor ang implementasyon ng kanyang mga direktiba, particular sa government COVID-19 response. Iniyak naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nasa bahay pagbabago umano ang Pangulong Duterte sa loob ito ng PSG compound at BC o abala sa paperwork. So yan, ito kasi ay inilabas ng Malacañang yung pahayag o confirmation matapos may mga kumakalat kanina na mga text messages na di umano Pangulo nasa Cardinal Santos Medical Center at sabi seryoso daw. Pero ito nga, nagbibigay na ng official statement ng Malacañang at na-expose lamang ang Pangulo sa COVID-19 positive at negative naman yung result at nagto-quarantine lamang bilang bahagi ng ating protocols sa ngayon, Bombo Dave. Yes. Bombo Raymond, kasi national interest itong kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kamusta? Hindi naman siya nagkapag-develop ng anumang mga sintomas ng COVID-19 na matapos siya ma-expose sa kanyang staff na nagpositibo nga sa naturang sakit. Bombo Raymond. Well, kung siya ay nasa bahay pagbabago lamang, parang home quarantine at busy sa paperwork, so ibig sabihin, we can conclude, Bombo Dave, na minor, walang severe na sitwasyon ang Pangulong Duterte dahil nagagawa niyang magtrabaho pa rin. At hindi siya sinugod o dinala sa ospital kung pagbabatayan natin yung mga pahayag ng mga Malacañang officials, Bombo Dave. Pero kamusta naman, Bombo Raymond? Kailan daw matatapos itong quarantine ni Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond? Well, itinatanong natin kay Secretary Nograles, Bombo Dave, kung kailan siya na-expose at kumbaga maaari ba sila magpadala ng larawan. Pwede siguro kasama niya si Senator Christopher Bongo. Wala pa kasing definite na pahayag dito ang Malacañang kung kailan siya na-expose at kung kailan matatapos yung kanyang mandatory quarantine sa bahay pagbabago, Bombo Dave. Bombo Raymond, maliban kay Pangulong Rodrigo Duterte, may iba pa bang opisyal ng gobyerno ang nagkaroon din ng exposure o kasalukuyang nagka-quarantine ngayon na Bombo Raymond? Yun nga, dahil hindi malayo na meron siyang mga nakasalamuha din na ibang opisyal ng pamahalaan, lalo yung mga miyembro ng IATF ng kanyang gabinete at marami siyempre yung sa PSG, sa hanin ng PSG at yung staff na particular yung mga miyembro ng presidential protocol o kaya yung office of the presidential protocol, Bombo Ever. At inaalam din natin kung nagkaroon ba sila ng exposure ng staff kay Senator Bongo na madalas din kasama ni Pangulong Duterte, Bombo Ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond, at makiki-update na lamang kami sa iyo maya-maya kapag may mga karagdagang detalye pa ang Malacañang kaugnay pa rin sa sitwasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond. Tisha, ito ang basihan para sa pagkakasundo, pagkakaayos at pagkakaisa. Ito ang idiniin ni Vice President Lenny Robredo sa Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview ng DCRH at The Manila Times nang tanungin ukol sa gusot at girian sa pagitan nila ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat kasi ang unification, ang lahat na pag-uusap, lagi yan nakabase sa justice. Alam natin na meron pa siyang mga hindi pinapanagutan na mga ginawa niya na mahirap makipagkasundo pag una, wala kang pagtanggap. Pangalawa, hindi pa nagbabayad.
nung kailangan pagbayaran. Ayon kay VP Lenny, siya ay mapagpatawad ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kanya kundi sa bansa at taong bayan. Kung saan kung magkakaroon ng unification ng walang anumang hustisya at pananagutan, lalabas na okay lang na mayroong pagkakamali kahit hindi na pagbayaran. Akin naman, ako very forgiving akong tao. Pero hindi kasi ako ito lang eh. Pero ito ay bansa natin, yung nakataya. Na pag hindi natin, pag basta lang natin tinanggap yung ganun, dahil lang sa unification, ano yung mensaheng binibigay natin sa tao? Na okay lang? Na okay lang yung lahat ng mga abuses na ginawa in the past? Na okay lang yung corruption? Na okay lang na convicted ka of a crime na hindi mo pa napapanagutan? Yung conviction mo ay ino-offer mo ulit yung sarili mo? So sa akin klaro eh. Sa akin klaro na ang pinakamahalaga dito taong bayan. Dagdag pa ng Vice Presidente, tila hindi magandang sabihin na nilalabanan ng bansa ang korupsyon at katiwalian kung hindi naman ito. Go-to niya na sagot, lagi, pag ewan ko, nag-i-stall ba siya ng time o hindi niya alam yung sagot, ewan ko. Ang lagi niyang go-to na sagot ay una, nag-exert siya ng maraming effort. Number two, maglagay ng mga mekanismo. Number three, consultation daw with the communities, parang ganon. Tapos, naaaliw ako, tinanong ni Contreras, sabi ni Contreras, ma'am, di ba meron tayong Philippine something for, parang agency, parang isang organization na Philippine something for sustainable development, pero ang nagiging running joke nga daw ay nagiging Philippine something for sustainable discussion. So it was a semi-sarcastic na question, kasi nga daw, naa-analyze, basically, ang dati niya sa akin ni Tonton, eh nagiging non-stop na lang tayo na daldalan tapos walang gumagawa. Yung alam mo yung patutsada ni Pangulong Duterte nung tumatakbo pa siya ng 2016, yung sabi ni Pangulong Duterte, the problem with government officials, the problem with many government officials is that they talk too much, act too slow, and do so little. Ang problema, ang appreciation ko nung mga sagot ni Lenny, lalo na yung mga panahon na mukha siyang titirik, it's all about talking too much and acting too slow and doing so little. Tatandaan ko pa nga nun, guys, noong 2016 presidential debates, di ba, nagbabangayan nun si Mar Rojas at saka si Jojo Binay. Tapos, hindi lang natin pinakinggan si Jojo Binay dahil irita-irita tayo kay Jojo Binay, di ba? So, yung sabi ni Jojo Binay, ang problema sa Aquino administration at kung magkaroon nga ng Roas administration, analysis paralysis. Ibig sabihin nun, ni Jojo Binay doon, ni then Vice President Jojo Binay, sa kaka-analyze, sa kaiisip ng pwedeng gawin, wala na, naubos na oras natin sa kakaisip, pero wala tayong nagawa. Ganun yung issue. Apparently, yung ginagawa ni ginagawa ni Lenny, precisely that. Sabi ko nga, importance ng, imagine niyo lang guys, paano pag nag-cabinet meeting si Lenny? Alam mo, in fairness to her, in fairness to the DZRH yung panel, pinaparaphrase pa nila yung question, pinapahabaan pa nila para lang mas magets ni Madam Lenny, pero paikot-ikot pa rin yung sagot. Halimbawa guys, tinanong siya about sa issue ng South China Sea, no? Masakit po ulo ko ngayon, promise, tumitibok. Tinanong siya rin sa issue ng South China Sea. Tapos daw, hindi daw pwede pabuli sa, although nawiwirduhan ako rin sa tanong, ng DZRH regarding sa presence ng mga fishing vessels. Kasi, yun pong mismong arbitration, kinikilala na yung lugar na yon ay traditional fishing grounds ng mga nakapaligid na estado. So kasama na China doon, kasama po yung sa traditional fishing grounds. So I do not understand na kung bakit tayo magsasubscribe doon sa arbitration award when the same arbitration award says na traditional fishing ground yon. Parang we're gonna subscribe to that decision, pero galit tayo rin sa laman ng decision. Secondly, pinipilit pa rin ni Lenny, kamukha ng sagot niya rin kay Boy Abunda. Sakit talaga ng ulo ko, promise, tumitibok. Pinipilit niya doon sa kay Boy, yung sinabi niya kay Boy Abunda, yung Coalition of Nations daw. No, laban daw sa Kembot, sa South China Sea.
Hindi ko lang alam kung walang elective sa foreign policy sila ni Robredo. Kaya lang, ang natatawa ko, anong coalition of nations yung pinagsasabi mo? Kasi sinasabi niya, United States daw, European Union. Guys, ang United States at European Union ay nasa kabilang dako ng mundo. Kung magkakaroon tayo ng, halimbawa, greater military presence doon sa lugar, saan dadaong yung mga ships ng United States at Europe? So ako nga ako yung tagtatanong kay Lenny, ma'am, wala pa po kayong binabanggit na ASEAN na nation doon po sa coalition na sinasabi ninyo, di ba? So kung wala, saan sila dadaong? Saan dadaong yung mga Amerikano at saka ibang mga puti? So, ibig sabihin po ba nun, i-revive po natin ang mga foreign military bases tulad ng Subic at saka ng Clark? Yun ang next logical question. Kaya lang wala nagtanong. And then afterwards, she didn't really address yung issue na, alright, let's assume na wala yung China doon. Actually, that in itself is a big problem. Pero sige, kawari na lang muna. Tanggalin natin yung China doon. So how do we kick out Vietnam? Alam niyo po, ang inoccupy ng China sa South China, doon sa West Philippine Sea, ay nasa 9 or so. Mga 9 lang po na features. Ang inoccupy ng Vietnam ay nasa 20. Mahigit 2 beses ng China. So, no, tatandaan ko, hindi naman niya ni-revise, pero sinagot niya kay Boy Abunda noon, sabi niya, kasama daw Vietnam, ganyan. Sabi ko, bakit makikialam sa atin ang Vietnam? Pa tayo tutulungan ng Vietnam, kaaway rin tayo ng Vietnam pagdating sa Spratlys. Ma'am, hindi niyo ba binabasa? Pangalawa, yung tinanong siya guys about yung hypothetical na halimbawa daw, parang nag-state visit siya sa Amerika, tapos meron daw intel sinasabi na ayan na rin yung mga Chinese, Kembot, tapos makakausap daw niya si Joe Biden. Tapos, nag-clarificatory question si Lenny. Sabi niya, ano ba to pagkatapos ng first 100 days ko? Ganyan. Ako naman, unang tanong pa lang niya noon para tumaas na yung kilay ko. Kasi sabi ko, huwag mo sabihin sa akin na mag-i-state visit ka ng ano? Nang hindi ka pa nakaka 100 days, alis ka na ng bansa. Pero sige lang. Sige lang. So, ang sabi niya, yeah, sige. Pagkatapos ng 100 days. Ang sabi niya, kailangan daw suportahan daw ang AFP modernization parang ayaw daw niya ng gera. Ayaw daw niya ng gera. Pero kailangan daw natin na mag-set up ng credible daw na defense. Tapos sabi niya, suportahan daw AFP modernization, ganyan-ganyan. Tapos ako, wait lang. First issue. Ma'am, kahit paanong upgrade natin sa Armed Forces of the Philippines, we simply do not have the economy to support an upgrade significant enough to pose a credible threat to China. Yun ang reality of life. And that is something na kailangan ipupok mo sa kukote mo. Pangalawa, assuming pa na we're gonna divert funds doon sa AFP modernization, yung parang i-increase natin yung funding, dalawa yung mga sub-problems niyan. First, saan po kayo magbabawas ng pondo? Eh di ba nga, ang dami nyo ng plano na proyekto, nagagastos kayo ng sobrang laki. Tapos sabi nyo, baka mawala pa yung, well, effectively, sinasabi nyo, baka mawala pa yung pogo. So sabi ko, ma'am, ang dami niyong pangarap, paano niya bibilin yan? Paano niya babayaran yan? Mababaon tayo sa utang? Tapos, meron pa doon, alam mo yung part pa guys sa tinanong siya about ano? Yung sa ano? Ang dali kasi mangako, gets nyo? Ang daling mangako, ang daling magsabi kung ano yung dapat. Pero ibang usapan yung pag tinanong ko na kung paano mo gagawin. Halimbawa,